Hello, good day mga kaibigan. Sa video na ito, pag-usapan natin ang buhay ng isang Foodpanda rider. Buhay ng isang Foodpanda rider. So, dito sa Foodpanda, itong masasabi ko, sa loob ng 4 na taon sa pagbibiyahe ko bilang isang Foodpanda dito sa Leyte, sa Baybay City, dalawang area na po yung nalipatan ko. Unang-una doon sa Tacloban nung nag-opening doon, at saka nung nag-opening din sa lugar din ako nakatira sa Baybay, at nag-transfer na po ako. So dito sa Foodpanda, hindi naman talagang lahat positive dito. So pag-usapan natin yung mga negative at saka positive dito sa Foodpanda. So unang-una, ang negative dito sa Foodpanda mga kaibigan, sa mga nagbabalak na mag-apply dito sa Foodpanda. So ang negative dito, kasi wala po tayong benefits, wala po tayong tinatawag na mga benepisyo na makukuha kagaya ng mga regular employee na private man o government. So dito sa Foodpanda, wala tayong PhilHealth, wala tayong HIS-IS, wala tayong Pag-ibig, wala lahat. So yung sa atin lang, yung salary lang, yung per delivery na matanggap natin kay Foodpanda, at sa mga matatanggap natin ng mga tip mula sa ating customer. So yun lang talaga mga kaibigan. Wala pong commitment sa Foodpanda sa atin na tayo ay mayroong mga benepisyo na makukuha sa kanila. So dahil dito sa Foodpanda, tinatawag na freelance po tayo. So yung tinatawag na freelance, hindi po tayo under ni Foodpanda, at tayo ay under ng isang kumpanya na tinatawag na Delivery Hero. So hindi po tayo mga kaibigan na direct na hired ni Foodpanda. So ang maganda dito sa Foodpanda, magaganda dito sa Foodpanda mga kaibigan, na umabot ako ng 4 na taon kahit walang benepisyo, dahil hawak mo ang oras mo. So kung anong gusto kang araw, oras, panahon na mag-duty, so pwede kang mag-duty. At kung ayaw mong mag-duty, so walang habol, hindi mahabol si Foodpanda sa iyo. So yan lang po dito ang napakaganda dito sa Foodpanda. At saka ang sahod ni Foodpanda, kahit wala tayong benepisyo dito. So na-try ko na ito, yung pinakamalaking sahod ko talaga dito sa Foodpanda is 2,000 per a day. So 2,000 dati yon, yun nung nag-umpisa pa yung Foodpanda. At saka ngayon, medyo matumal. So mayroong 1,000, mayroong 1,200, 1,300. So 900, depende sa area kung saan ka nag-duty. So maraming mga customer, so mas malaking kinikita mo dito sa Foodpanda. So may mga panahon pa na pag maulan, malaki yung mga tip ng customer na binibigay sa atin. So yan mga kaibigan, yan yung mga makukuha natin dito kay Foodpanda. So maliban nun, yung mga negatibo naman, pag-usapan naman natin ulit, yung mga negative dito sa Foodpanda na hindi ko nagustuhan, dahil napakadelikado ang trabaho nito. Bakit? Bakit napakadelikado? Dahil nasa daan tayo palagi. Nagipagpatintero tayo sa mga van, na mga malakas magpatakbo yung mga driver, yung mga multicab, gaya ng nasaunahan natin, yung mga reckless driver ng mga motor na walang mga seminar, yung mga batang-bata pa na magdadrive at hindi alam yung ano yung role sa daan. So yan yung problema dito sa Foodpanda. At saka sa mga highway, katulad nito, National Road, so mayroong mga bus na dumadaan. So yan, mga critical yan na mga sitwasyon para sa ating mga panda rider. So yung iba, na side trip, at buti na lang hindi napuruhan. So at saka may mga panahon din mga kaibigan na maulan, madulas yung daan. So sa loob ng 4 na taon ko dito sa Foodpanda, 5 beses na po ako na disgrasya. Salamat na lang na yung time na nadisgrasya ako, hindi masyadong malakas yung takbo natin. So ito yung buhay natin dito sa Foodpanda. Pero kung tanungin niyo ako mga kaibigan, kung kumwari mayroong mag-alok sa akin na trabaho na minimum yung sahod,
At saka yung sahod dito, yung sahod na inalok sa akin mga kaibigan, minimum. At saka comfort kay Foodpanda. So para sa akin, hindi ko po ipapalit si Foodpanda. Dahil dito sa Foodpanda, pwede kang magano mag-sideline. So pwede kang mag-sideline kung busy ka, meron kang mga trabaho, negosyo, so pwede ka dito sa Foodpanda. So yan lang mga kaibigan, dahil malapit na po tayo sa ating customer. At sana nagustuhan niyo ang video na ito. At pintuhan lang po tayo tungkol po sa buhay ng isang Foodpanda rider. Kung nagustuhan niyo mag-apply bilang isang Foodpanda, sa baba sa description or sa comment section, so ilalagay ko yung link, yung referral link ko, para mas madali kayong makapasok mga kaibigan. So maraming salamat po sa inyong lahat.